para kami mga needsters. Magbabasa tayo ngayon ng mga tarot cards for the month of August 2022. Sisimulan natin sa Aries. Itong prosesong to ay ulit-ulitin natin sa bawat zodiac sign. Para sa Aries, panahon na para iwasan mo or layuan mo. Parating ang pera o ang oportunidad na maganda para sa iyo. Pero huwag kang magpapadala sa silaw ng kaperahan. Isipin mo kung ano ang mas magandang pupuntahan ng iyong pera. At yan ay ang pagtulong sa kapwa. Para sa Taurus, makikipagsapalaran ka, pero huwag mong didibdibin kung ano man ang mga balakid na una mong haharapin. Magbibigay sa iyo ng oportunidad ang iyong bagong sisimulan. Matutuwa ka rito, pero mag-iingat ka rin na huwag mong gagastusin kung saan-saan. Maging committed lang sa iyong gagawin. Para naman to sa Gemini, may sisimulan kang kakaiba at dapat desidido ka. Maraming mga pipigil or magagalit, pero kailangan mong gawin. Kailangan patunayan mo na kahit na makikipagsapalan ka, magiging matagumpay ka. Sundin mo kung ano ang gusto ng iyong puso. Para naman sa Cancer, lakasan mo ang kalooban mo sa bago mong haharaping mga responsibilidad. Kung akala mo ay walang maibubungang maganda o nasa dulo ka na at mawawala ng pag-asa, huwag. Maniwala ka pa rin sa sarili mo at sa iyong mga pangarap. Para sa Leo,
narating mo na ang dulo ng iyong mga pinagsisikapan para ito sa pamilya. Marami kang iniisip na problema, pero huwag kang susuko, huwag kang magpapadala sa mga problemang yon. Maging mahinahon at isipin na makuha ang iyong mga pinapangarap para sa mga mahal mo sa buhay. Yan ang magtatagumpay sa iyo, lalo na ito ang panahon ng mga Leo. Para sa mga Virgo, pagpatuloy mo lang ang iyong mga pangarap. Huwag kang mainip dahil darating din sa iyo kung ano magpapasaya sa iyo. Ang mga dating nakagawian na ay alisin, palitan. Huwag nang umasa sa nakaraan. Harapin ang bagong paparating na buhay na siyang magdadala ng kasiyahan, hindi lamang sa iyo, kung hindi sa lahat ng minamahal mo. Para naman sa mga Libra, pera ang paparating sa iyo. At meron ding kinalaman ito sa paglalakbay na hindi naman ganun kalayuan. Magkakaroon ng paggalaw sa iyong mundong nilalakaran. Magtiwala ka lang sa sarili mong kakayanan dahil dyan ka makikilala at magiging maayos din ang lahat. Kono yung mga naging karanasan noon, yun ang tutulong sa iyo para makatawid ka patungo sa bago mong tatahaking landas. Mga Scorpio, kung ano yung talagang gusto mong mangyari, yun ang mangyayari. Hindi na magkakaroon ng pagbabago pa. Kung dati ay nag-aalinlangan ka, ngayon kahit na anong gusto mong o kahit na anong iyong pipiliin, yun pa rin ang mapupunta sa iyo. Magkakaroon ng balanse sa iyong buhay. Maitataguyod mo ang mga gusto mong gawin. Basta manatili lang sa iyong mga paniniwala at pagtitiwala sa iyong kakayanan. Para naman sa mga Sagittarius, kung ano yung gusto mo talagang mangyayari sa buhay mo, yun din ang darating. Walang maiiba sa talagang patutunguhan mo. At yun ang magdadala rin sa iyo ng kaperahan, bagamat hindi ganun kalakihan, pero dahil gusto mo ang iyong gagawin, yun ay magpapasaya sa iyo. At huwag kang mag-alala dahil marami rin naman kayo na pareho lang ang nararanasan. Kapit ka lang, magiging maayos din ang lahat. Sa Capricorn, may bagong pagsubok kang gustong gawin or meron kang gustong simulan. Yun nga lang, nag-aalinlangan ka. Pero alam mo na nandoon ang kasagutan sa maraming bagay-bagay na iyong tinatanong. At ito na nga ang magbibigay sa iyo ng kasiyahan, hindi lamang sa iyong pansariling interes, kundi sa lahat ng mga mahal mo sa buhay. At magiging mas maayos na ang iyong kalagayan. Bukod pa riyan, ay kailangan bantayan mo ang iyong sisimulan. Huwag mong pababayaan, mahalin mo, pagsikapan mo, dahil ito ang magiging kasagutan sa iyong matagal nang minimiti.
para sa Aquarius. Huwag padalos-dalos, maging maingat ka. Kahit napilitin ka pa nilang magmadali, hindi makukuha sa madali ang paraan ang gusto mong gawin. Mas magiging matibay pag nagiging maingat ka. At ikaw ang magbibigay ng liwanag sa maraming tao dahil sa iyong karunungang hindi nila akalain ay nandiyan. At para sa Pisces, mamimili ka. Dadating ka sa puntong kailangan piliin mo kung anong gusto ng iyong kalooban at kung ano ang iyong patutunguhan. Nakikita mo ang magandang hinaharap, subalit kinakabahan ka kung pupuntahan mo yun. Tingnan mo ang kinabukasan. Huwag yun lang kasalukuyan. Mas marami ka pang magagawa kapag inisip mo ang iyong sariling kapakanan. Dahil hindi naman ibig sabihin ito na iiwanan mo kung ano yung malapit sa iyong puso. Yan nga po ang buod ng mga binasa kong tareta para sa buwan ng Agosto. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, watch, like at share sa vlog na ito at sa lahat ng vlogs ng Nixtradamus Channel. Hanggang sa huli, light, love and life, namaste.